Okay, magandang buhay mga ka-Tech Moves. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang buhay po sa ating lahat mga ka-Tech Moves. So welcome po sa aking channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Alright, so ngayong oras na ito ay nakikita niyo po ang mga materyales ng paggawa ng isang mobile antenna. So nung nakaraan ay gumawa tayo ng VHF, UHF, mini J-pole. Ayan, dual band po 'yon. So ngayon ay gagawa po ulit tayo ng mobile antenna dual band VHF, UHF sa 144 MHz at 430 MHz. So ibang design naman ito mga ka-Tech Moves. Ano po, nung nakaraan na video o tutorial na ating ginawa o itinuro ay mini J-pole, pero ngayon ay ibang design naman. Okay, so ano ba yung mga materials na kakailanganin sa paggawa nitong mobile antenna dual band VHF UHF? So of course, hindi ho mawawala itong copper wire na ito. Ang ginamit ko pong size ay number 10. Okay. And of course, meron tayong connector dito, PL259 male. Yan ang kakailanganin natin. Okay. And then kakailanganin din natin yung baterya, AA size na battery. Okay, AA size na battery. And of course, kailangan natin ng metro and lapis, yan, plies, yan, yan yung mga kakailanganin. Okay. So atin nang umpisahan, atin nang gawin yung atin pong mobile antenna dual band UHF VHF na atin pong ituturo. At sana ay masundan ninyo, mag-enjoy kayo para sa ganon ay lahat tayo ay maging masaya. Okay, atin nang umpisahan. Okay, so ito na po mga ka-Tech Moves yung atin pong magiging diagram nitong ating gagawin na mobile antenna dual band VHF UHF. So sulat natin para masaya. Mobile antenna dual band. VHF UHF. Okay. So by Tech Moves for Fun. Okay. Mag-subscribe kayo mga ka-Tech Moves sa ating channel para maabangan nyo pa yung mga ibang mga tutorial na akin pong ibabahagi sa inyo. So ito po yung diagram. So ang frequency nito 144 MHz 430 MHz. Okay. So ganito po ang magiging itsura nitong mobile antenna natin mga ka-Tech Moves na dual band. Ayan. Ito yung magiging coil niya. Okay. And then yan yung ating magiging connector. Ayan. Ito po yung PL259. Male. Yan, ito po yun. Okay. So yung sukat mga ka-Tech Moves ay mula dyan. Okay, ito po ang sukat nito mga ka-Tech Moves ay 16 centimeter. 16 centimeter. Dito naman sa taas
Ayan, lampas natin para makikita. Ay 14 centimeter. Okay. 14 centimeter. Itong coil niya ang distance o haba niya mula dito hanggang dito mga ka-tech moves ay 4.5 centimeter. Ayan, 4.5 centimeter. Okay, so ang kabuuan na size nito ay 34.5 centimeter. Itong coil niya mga ka-tech moves, ito coil. Yung coil niya ay 6 na ikot. 6 turns. Okay? So, I think okay na itong ating diagram. So, ganyan na magiging itsura ng ating mobile antenna, dual band, VHF, UHF. So, natin nang umpisahan para makita po ninyo kung paano natin ito gagawin. So, yan lamang kayo. Natin nang umpisahan. Okay, so una po natin gagawin ay measure natin ito, 16 centimeter. Focus. Okay. Yun po yung 16 centimeter. Marka. Yan. So, ito po yun. Ayan, naglagay tayo ng marka. Ito po yun. So, pagkatapos na makuha natin yung 16 centimeter ay gamitin natin itong baterya. Ito po yung magiging diameter nung magiging coil. Ito yung magiging diameter niya. Ayan. So, ganyan. Then, ipaikot po natin ito ng 6 na beses. Ayan, dito. Paikot 6 na beses. Okay? So, 6 na beses ang ikot niyan. Okay, so naipaikot na natin. 6 na beses. Ayan. Focus. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 na beses po yung ikot. Saka tayo mag babaluktot dito para kunin na natin yung 14 centimeter. Okay, 14 centimeter. 14 centimeter. So, pagkatapos nating makuha yung 16 tsaka 14 centimeter, ito naman ang ating pong titignan, ang kanyang distance ay dapat 4.5 centimeter, okay? So, 4.5 centimeter po dapat yan, yung coil. Focus. Ayan, 4.5 centimeter mga ka-tech moves. Mula dito sa paglikuan dito
at hanggang dun sa paglikuan din sa dulo 4.5 cm siya. So maghihinang na tayo. Hihinang na natin itong ating 16 cm. Hihinang natin dito sa PL259. Ayan, so magiging ganyan po yan. Ayan, ganyan po yung magiging itsura. Focus. Okay. Para lang hindi gumalaw. So mga tech moves, dapat hindi magdidikit ito tsaka yung sa gitna. Yan. Dapat hindi siya magdidikit. Okay? Ito. Ito tsaka dito. Dapat hindi magdidikit yan, yung dalawang yan. Gamit kayo ng kicker mga ka-tech moves pagka medyo merong matutulis o kaya hindi magandang pagkahinang. Yan, i-grind nyo. I-grindin nyo. Okay. O, yan na po yung ating pong dual band mobile antenna. Alright. So test, tingnan natin yung continuity nito gamit tayo ng tester. Focus. Yan, o, kita nyo ah, nagmo-move siya mga ka-tech moves. Positive to positive, nagmo-move, positive to positive, nagmo-move, itong pinaka-gitna. Ground to ground, nagmo-move. Okay? Now testing natin, gitna at saka ground. Wala. 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 Parehas. Pero dito, wala. Pero pag dyan, meron din. Meron. Ground. Yan, meron. Okay? Pero pag dito na, oh, hindi siya. So, hindi siya grounded. Yan, hindi nagdidikit. Okay? Oh. Oh, dito, positive. Sa positive, sa dulo. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. Okay? Pero dito, wala. Wala po, wala. So, hindi siya grounded. Ayan. So, ito po yung ating mobile antenna dual band VHF UHF 144 MHz sa at sa 430 MHz. So itetesting na natin yung kanyang SWR mga ka-tech moves, okay? Okay, so ito na po mga ka-tech moves yung ating pong dual band mobile antenna UHF VHF. Ito po yung ating pong ginawa mga ka-tech moves. Ayan. Okay. So ating pong titignan ang kanya pong SWR. Itong ginawa po natin na dual band mobile antenna VHF UHF. Tignan po natin yung kanyang SWR mga ka-tech moves. Okay. So ito po yun. Ayan. Doon po natin titignan. Nandun po yung ating SWR tsaka radio. Okay.
Ayan po yung ating pong antena na ginawa, mga ka-Techmoves. Tignan natin kung maganda ba yung kanyang SWR. Okay, so puntahan natin yung ating pong radyo. Ayan, so gusto natin focus. Okay, so yun natin ito. Alright, then tingnan natin kung ano ang magiging outcome nitong ginawa natin na mobile antenna dual band UHF VHF focus. Yan, so tingnan natin sa UHF muna o kaya sa 144 megahertz. 144 megahertz. Tingnan natin, mga ka-Techmoves. Moment of truth. Piga. Alright, so kita nyo po, mga ka-Techmoves, flat 1. Okay, piga sa 144 megahertz ay flat 1 po tayo. At pumapalo siya sa 3.26 watts na power output. Okay, sa 144 megahertz, flat 1 po ang SWR niya. Now, tingnan po natin sa UHF 430 megahertz. Tingnan natin ha, mga Techmoves. Moment of truth sa UHF naman tayo. Piga. Okay, so ito po yun, 430 megahertz. 430 megahertz ay uno pa rin yung kanya pong SWR. At ang kanya pong power output ay 3.85 watts. Ayan. Okay, so kita nyo po, mga ka-Techmoves ha, 430 megahertz UHF ay uno ang kanyang SWR. Sa VHF naman, sa 144 megahertz ay tiga, flat 1 po tayo. Okay, tiga, 144 megahertz flat 1. Sa 430, balikan natin, 430 megahertz uno pa rin, mga ka-Techmoves. Okay, sa VHF. Yan. Okay, so nakita nyo na po, mga ka-Techmoves, yung resulta po ng ating pong ginawa na mobile antenna dual band VHF UHF sa 144 megahertz tsaka 430 megahertz. Ay nakita nyo naman na flat 1 po yung ating pong SWR. So sana po yung nag-enjoy kayo at may natutunan muli, at alam kong may gagayahin na naman kayo. Okay, so wala naman problema dyan. So kung nagustuhan nyo ang video na ito ay paki-like, paki-subscribe po ang video na ito, ang channel na ito, paki-subscribe, paki-like, paki-share po ang video na ito para mapanood din po ng iba, para mag-enjoy din po yung iba, mga ka-Techmoves. Okay, so see you po on my next video. 73 to all, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta.